Ito, nabuko na naman si Isko Yukot Moreno, mga kaibigan. Pagkatapos na kwanho, ha, sabihin itong mga leader ng BARMM at MILF, ha, ang Moro, ano ba ito? Islamic Liberation Front, ha? Itong mga leaders na kahapon lamang ay napalathala na sinusuportahan daw siya, mga kaibigan, nitong mga taga BARMM, ha? Kasi ito, umiikot ito sa Facebook ngayon na sinabi po nitong chief minister mismo na si Ahud Ibrahim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na inindorso ang pagtakbo ni Isko Yukot Moreno, yan daw po ay fake news, mga kaibigan. Ang sabi ho ni Ibrahim, BARMM ay hindi pinili si Moreno bilang standard bearer ng Aksyon Demokratiko, ha, na siyang unang dumalaw doon sa Bangsamoro government, ha, na presidential candidate. Sa nasabi raw na meeting sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, tinawag ni Ibrahim na incoming president si Moreno, ha? At ito'y napaulat sa mga pahayagan at ipinalagay na nila na endorsement yun, ha? Eh, alam niyo si Isko, manggagamit talaga eh. Nakita ninyo, pinangalandakan nila na ini-endorso raw siya, mga kaibigan. Ang sabi ho ni Ibrahim, eh hindi pa decided ang BARMM kung sino ang i-endorso namin na candidate as president. Ayan po, mga kaibigan. Si Ibrahim ay chairman po ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na lumagda sa kasunduang pangkapayapaan sa ating pamahalaan noong 2014 pagkatapos ng 17 taong negosasyon. Siya po ay kilala rin sa kanyang nom de guerre. Ano ba yan? Alhaj Murad Ibrahim. Si Murad din pala ito, ha, mga kaibigan. The MILF, erstwhile the largest armed group in Mindanao, has formed its political party, the United Bangsamoro Justice Party, noong 2014. Ito namang abogadong si Naguib Sinarimbo, Bangsamoro government spokesperson, at UBJP Deputy Secretary General, na ang sinabi niya na ang kanilang anointed one ay malalaman pa pagkatapos na mapakinggan nila ang ibang mga kandidatong presidente. The policy of the Bangsamoro government and our political party, the UBJP, is to welcome all presidential candidates who would officially visit the region and engage them as to hear and record their commitment on the continuation of the Mindanao peace process. Mga kaibigan, sino lang ba sa mga kandidato ang talagang gumagalang sa ating mga kapatid na Muslim? Si Vice President Robredo lang yan, tsaka yun dun sa peace process eh. Hindi ho ba? We will only endorse after listening. Mag-endorso lang daw sila kapagkatapos nilang mapakinggan. Hopefully to all of them. And we will make sure that the best interest of the Bangsamoro people is placed at the center of the endorsement.
and will be made a priority of the candidate. Ayan po ang sabi nila, ano po, sa kanilang pahayag. Sa madalit sabi, habang kumakapal ang bilang ng mamamayan na nagpapahayag ng suporta at hayagang nagpapakita, hindi lamang nagpapahayag ng suporta, katulad kanina sa Iloilo, eh napakakapal ng tao. Habang kumakapal ang tao, kumakapal naman ang muka ni Isko Yokot Moreno. Hello? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Okay, yung maganda yun, nagkatotoo yun, yung sinabi niya na the seed you planted today will bear fruit tomorrow. Ayan po. Yung itong pagpunta nila ngayon, sabi ni Ninoy dun sa kanyang mga kausap, ang inyong pagpunta ngayon ay parang ano yan, parang binhi na inyong itinanim ngayon na maaring bukas ay magbunga. Ayan po mga kaibigan. At yun nga po ang nangyari. Hindi mo ba? Hindi nagtagal ay nasipa sa kapangyarihan itong si dating Pangulong Diktador na si Marcos, mga kaibigan. Yun ang dapat daw nating matutunan ayon kay Ninoy, yung matutunan nating magsabi ng no. No to tyranny. No to dictatorship. No to corruption. Ayan po eh, mga kaibigan. Yan ang dapat na maging ugali ng Pilipino. Maging kultura nating mga Pilipino na kapag hindi na tama ang ginagawa, ay huwag tayong mag-aatubili na sabihin na hindi tayo papayag at hindi natin dapat payagan, mga kaibigan. Yan naman eh, di ba yung mga nagsasabi, ang tapang nyo nga niya, ganyan, ganito. Ba, binabanggit na rin ito kamakailan, maging yata si Vice President Lenny Robredo, yung malimit kong sinasabi, na ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi po katapangan. Kung hindi, yan ay tungkulin natin, hindi lamang sa ating batas, hindi ba? Hindi lang sa moralidad nating mga mamamayan, kung hindi, yan ay alinsunod din sa kagustuhan ng dakilang lumikha. Huwag kang magsisinungaling, hindi ba? Masama yan. At hindi ka dapat ituring na matapang kapag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign,
economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ibig ay tunay. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Iskop Yukot Moreno. Punto number 7 sa ato pagpuno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang abit ang pag-ibig. Sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat